Hello guys, welcome back to my channel, no? So andito ako ngayon sa itaas ng aming building sa second floor sa inuupahan namin, guys, kasi gumagawa ako ng stante para sa lalagyan ng mga spare parts natin, no? So papakita ko sa inyo, guys, meron din ako ibang talent tungkol sa mga spare parts. Siyempre marunong din ako gumawa ng ganito na stante para sa mga spare parts natin, no? So ang gagawin ko ngayon, guys, is magpapako na ako dahil mayroon pa akong hindi na ipako. So ito ako ngayon, ito yung stanting ginawa ko at 2 days na to mula nung paglagari kong mga plywood. Then siyempre pinatulungan din ako nung pinsan ko si Zacarias Ukot. So kaming dalawa. So minsan wala siya kasi nagbantay doon sa apo niya. So ako na lang. So paglagari ako lahat, no? Sa yun, sa 6 na plywood, guys, na 3/4 nilagari ko lang na isang araw, partida pa yun. Joke lang, ha? No? So sa isang araw, guys, natapos kong maglagari yung mga plywood na to. Nang isang araw, yung 6 na plywood, sinati ko siya ng 3, no? So then kahapon nung umpisa kami, nag-install na kami, no? So ngayon papako ko yung hindi pa napakuan kasi para tumibay lalo, kasi mabibigat yung mga nalagay ko. Sige guys, samahan nyo ko. Ayun. Ayun. Ayan. Kasi nainit pala dito, guys, kasi hindi ko napaikot yung electric pan. Okay. Dahil mainit din eh. Parang hindi at hindi kong sisilir yung ano. So dito, guys, pag sibit-sibit lang, guys, medyo mahirap konti kasi kailangan na talaga sibit, kailangan mo itaglilid yung pako para kumapit yung sinalo. Yun na yun. So okay, so dito naman. Yan, medyo pinag-uwisan ako, guys, kasi yun. Kasi yun nga. Kasi walang pako dito sa sahi, so kailangan may pako. Hindi siya bumaliktad, no? Pinagpapaan. Okay. So na. Ako lang mag-isa dito, guys, ngayon. So naipako ko na rin yun sa pinakasahig niya, guys. So
andito naman si Zacarias, yung partner ko. So, hindi niya alam na nagpapako pa ko dito sa ilalim. Kalimutan ko papakuin niyo sa yung pinakapaan ng Santi, guys, kasi baka bumalikta dun sa ilalim. So, may tendency na tumakilid yung ginawa namin, ano? So, yun ang pinaka nagsisilbing tibay kapag lilagyan mo ng pabigat yung estante, no? Kasi yun yung kapag wala yung pinaka harang doon sa ilalim, yung nakabalabag doon, so posibleng maputol or mabali yung plywood, no? Kaya meron siyang pinagawa naming paa para nagbibigay tibay ng yung estante. Okay, so dito, guys, sinisilip ko yung saan banda yung mga pwede naming papakuan para medyo hindi siya, para hindi siya bumaliktad. At least mayroong tapo. Okay? So, minsan kasi natabunan na doon sa divider namin, so hindi na kailangan isigit na talaga doon sa pinakaano namin. Okay! So, yun. Pause muna, guys. So, alright, guys. So, dito ako sa may bandang dulo na. Kasi tinapos ko lang yung ano doon sa kabila. Malayo na kasi, no? So, yan. Medyo may pawis na ako kasi mainit dito. Kaya, hindi basta-basta gumawa ng stanty, guys. Woohoo! Gawin na lang nating libangan. Para mo siya. Dahan na sila lalim. Okay, so ngayon, guys, pupunta ako doon sa ibaba kasi magpuputol ako ng plywood, no? So kasi lalagay namin dito banda, so dalawang patong pa, no? Kasi ilang patong pa ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na patong yun. Mula dito sa lalim, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So may dalawa pang kulang, guys. No, may dalawa pang kulang. So maglalagari ako ng ganito. Ano lang muna, anim. So anim na piraso. Anim na tag. Yung suko niya, guys, 12 and a half. No, 12 and a half. So meron akong sukatan, automatic. Okay. So, ito yung sa likod ng kwarto namin. Yan, so may mga spark parts ay pala dito. Ito, no? Yung mga, yan. Ito yung sa taas, yung kwarto doon. Yan. So, bababa ako sa ilalim, guys, kasi maglalagari ako ng plywood, no? Para matapos itong araw na to. Okay. So, ito, guys, andito na ako sa baba. No? So, andyan yung asawa ko. Sino yung price yung nataan yung paano ito? It's a Edward. 400. 400. Eh. Yun, si Margarita at saka si Mary Grace Gudin. Okay. Dong!
May buntag ya dong. Pila ka buk handbrake dong. Like record. Excuse me. Jan si Orbelia Kailo. Nag-record para sa Hello guys. Hello guys. Good morning guys. So ito pala yung ano namin dito sa dito ako mag puputol ng plywood kung nasaan yung lagayan ng motorcycle namin. So motorcycle ko yan dito sa loob. Ilabas ko muna yan kasi magpuputol ako ng plywood. No? So dito lang guys. Nawala guys yung tumatawag sa akin. No? Yun. Ang galawa. Kasi hinati-hati ko ng ano, 12 and a half inches, no? 12 and a half inches, so anim yun, guhit-guhit din, guhit naman dito sa kabila din. Yun, then, ito yung roller ko, roller na naman, para lagarigin na naman, ganun lang yun guys, inubuhitan, nilalagari, yun, ang dibahan lang, lagari pagyawan mo, una, i-guide mo yung ano mo dito, para hindi, hindi maligaw yung lagari. Gain mo muna siya sa yung kamay, sa daliri mo. Saka pag bumaon na siya ng mga 1 inch, pwede mo na tuloy-tuloy yun. Bali, ano yun lang yung linya, yung bukit, no? Para pantay. Bisik lang sa akin to guys. Sa mga baser ko dyan, nangigigil ako sa inyo. Parang si Mukbang, kuy tapang. Idol ko yun eh. Pero hindi ako kumakain ng tayo guys. Kaya pag na-live ako guys, kanin talaga sa kaulam. Saka mabilis pag may partner. Kasi pag ako, ginagamitan ko ng teknik. Yung nilagyan ko ng dalawang ganito, ipapatong yung saka ko ipapapako. No? Galing, no? At least, mayroong dalawang mag-isa. At least, nakakagalaw pa rin kahit isa lang. No? Ginagamitan yung teknik. Ito yung partner ko. Pag wala siya, eh, paano? Eh, hindi ko magalaw. Kaya nagalaw ko mag-isa. Kaya may teknik. Pero mas maganda pag andyan yung partner ko, yung foreman. Kasi dalawa kami magpapako, mabilis. Tingnan mo kahapon, laki ng ano namin.
Dalawa kami. Eh, nung isang araw, halos ako lang mag-isa. Partida pa yun, guys. Kaya konti lang din natrabaho kasi isang dalawan lang eh. Iba talaga pag dalawa. Times 2 na yun. Yun, tablets. Then roller. Yun ang ginagawa kong roller, guys. Yung sinasabi ko. Yan ang mga equipment. Akyat kami sa taas para i-ano namin po. Itatapit namin po. Oh, guide mo na. Eh, dugtong yata to ah. Yun guys, so abangan nyo na lang. Punta naman kami doon sa taas. Pagkatapos namin nagtutol ng kahoy. Yun. With my foreman, Titi Sakarias. Pero nauhaw muna ako guys. Inom muna ako ng tubig. Baka maubusan ako ng tubig kasi pawis ako maglagari yung pakyawan style. Ibangita kang kasi. Parang naglalaro ng basket guys. Money laundering law na to. Ato ko na ako, na antay money laundering law. Kabayan na natin mo dito dito. Yung sobra sa 500,000. Guys, you, akyat na ako sa taas. Ando ng foreman. Si Satarias Ukot. Si Orgelia guys, kumakain. Siya tago yung mukha. Akyat sa taas, sa second floor. Yun, ito yung second floor namin guys. So, yan yung kwarto doon. Oo, yung kwarto. Yun, so, kaso dito, medyo madilim yung entrada guys. Kasi sira yung ilaw sa taas yun. So, kailangan namin ng electric pan ni Foreman. Nagkakabit pa siya kasi mainit talaga. No? So, dito na ako guys. Okay. So, ang gagawin namin ngayon is ito. So, yung lalagyan namin dito sa taas. Yan, nakikita ko yung gilid na yan. Diyan namin ilalagay yung plywood, no? Yung 8 feet, almost 8 feet yung haba. Pag ganun, hanggang doon sa kabila, kagaya nito. No? Tapos lalagyan namin ito, yung nilalagari ko. Yun. Lagyan namin ng ano guys, yung stick wood. Ah, stick. Tawag ito. Ito, stick well, para maganda. Nakatulong to, kasi pag tumikas to, lumidikit na rin yung ano, yung plywood sa isa't isa, no? Kumakapit siya, so hindi siya basta-basta matanggal, no? So mas maganda pa kapag gumawa kayo ng stante, kailangan meron talaga to kasi malaking tulong to sa ginagawa ninyo, no? Okay guys, kala mo karpintero, no? Okay, so ganun yung ano, kailangan finishing nail namin 2 inches or 1 3/4, so yun ang dapat dito para malalim yung baon ng papo, no? Bakit finishing nail? Kasi kapag masilyahan mo, buha baon, tapos lalim, pwede mo siyang itago, no? Idiin mo, tapos lagyan mo ng masilya. Kaya finishing nail ang kailangan. Kapag common nail naman, kasi mabubutas yung plywood, pag idiin mo sa ilalim. So ito parang wala, konti lang. So, daling takpan na ano, masilya. So, ang gagawin namin guys,
hindi na kami magmasilya, no? Kasi dito naman to sa taas. Wala naman tumitingin dito, kami-kami lang. So, ganito lang yun. Ganito lang pinustadat namin. So, para maganda naman, kung sa harapan ng tindahan, yung makikita ng customer, pagaya dun sa ibaba, sa ilalim namin, may pintura yun. Sa kami na masilya talaga namin yun. Para hindi makikita yung sumpay, yung dugtong ng ano, plywood, no? Nilagyan ng masilya yun, yung pintalan. So, maganda. Ito, guys, kasing tibay din doon, nung kaibahan lang, wala lang siyang masilya, no? So, gagawin namin ngayon is ikakabit na namin yung dalawang patong doon sa taas niya. Puro kang sa karya supot. No? So, yun. Yun ang gagawin namin. So, okay? So, wala nang kayong lagayan doon sa para makita niyo kami sa taas. So, subukan natin, guys. Kung pwede ba. So, dito lang muna, guys. Mamaya na lang pag natapos na, no? Kasi para tuloy-tuloy ang trabaho namin. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. God bless itong lahat. Bye-bye! Alright, guys. Finally! Naumanag yun mo ang usaka istante, guys, no? So, ito, na-plaster na namin. So, ito na siya. No? So, daan na siya. Okay? So, pwede nalagyan ng spare parts bukas, no? Or sa Monday. So, pwede na tayo magka-display. Okay? So, nakita nyo naman, guys, matibay siya. Matibay. So, gawa ng Pinoy. Okay. So, bababa na ko, guys, kasi pagod na rin kami. So, it's time to relax, no? Okay, so, dagang salamat sa inyong paglantaw. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please subscribe and hit the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video upload. So, maraming salamat. This is Sister Glenn, ang sabing, iba ka pag may alam. God bless ating lahat. Bye-bye!